mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Sampung taon na nagsisilbi ang ina ni Lina sa pamilya Sanchez. Isang matapobring pamilya sa lungsod kung saan sila nakatira. Pilit na tinitiis lamang ng ali ang pangalipusta na ginagawa ng pamilya dahil baon sila sa utang roon. Siya na lamang kasi ang kumakayod para sa anak mula nang iwan sila ng ama nito at sumama sa isang dancer sa beer house. Stay in ang ali doon kasama ang anak. Kaya't hindi man naisin maging amasmos na si Lina ay nakatikim ng kasamaan ng ugali mula sa pamilya. Hoy, Salbe! Pagsabihin mo nga itong anak mong si Lina na magpapakialaman ang mga laruan ng anak ko, baka kung anong sakit pang mapulot ng mga bata mula riyan sa lintik na batang iyan, sigaw ng among babae. Pasensya na po ma'am, hindi na po mauulit. Tugon naman ng ina ni Lina. Palibasa kasi no read no write. Kaya simpleng manners, di mo pa maituro sa anak mo. Dagdag pa ng amang babae. Yumuko na lamang si Salbe at hindi na kumibo pa. Wala naman rin siyang magagawa dahil hindi rin sila makakaalis sa laki ng pagkakautang. Lina anak, huwag mo nang uulitin na kunin ng kahit anong laruan o gamit ng mga anak ng amo ko ha? Para hindi na tayo napapagalitan pa, malumanay na sabi ng ginang sa anak. Pero nanay, sila po kasi yung nagbigay sa akin ng laruan tapos bigla po akong isinumbong sa mami nila na kinuha ko raw po. Malungkot na sagot naman ni Lina na nasa 7 taong gulang pa lamang noon. O basta anak, huwag ka nang tatanggap ng kahit anong laruan ng walang matandang nakakakita ha? Naiintindihan mo ba si nanay? Opo nay, malungkot na tugon ng bata. Niyakap ng ginang ang kanyang anak dahil sa labis na awang nadarama. Kung mayaman lamang din sila, ay mabibilan niya ng mga laruan ang minamahal na anak. Isang araw, lumapit ang magkapatid na si Betty at Migo Sanchez kay Lina. 12 taon si Migo at 10 naman si Betty. Tinakam nila ng masarap na tsokolate ang bata. Tingnan mo to kuya oh, napakasarap nitong imported na tsokolateng inuwi sa atin ni Daddy. Pangiinggit ni Betty. Napapikit-pikit pa habang inunguya ang masarap na pagkain. Siya nga, Betty. Tikman ko nga rin. Kumain ang batang lalaki at saka tumingin kay Lina. Tulad ng ginawa ng kababatang kapatid. Pumikit-pikit ito at saka ninamnam ang tsokolate. Halos maglaway naman ang batang si Lina sa nakikita. Kaya't nang makita ito ng magkakapatid, lalo pa nilang pinasabik ang kawawang bata. Gusto mo rin ba, Lina? Tanong ni Migo. Tumango-tango naman ang bata. Nagkatinginan ang kapatid at saka tumawa. Kinuha ni Betty ang maruming pakainan ng aso at saka ibinuhos doon ang natitirang kapirasing tsokolate. Iyan na, Lina. Kainin mo na yung tsokolate. Gusto mo yan, hindi ba? Tsaka nagtawanan ang magkapatid. Dadampotin na sanang ng bata ang tsokolate sa maduming pakainan ng aso. Ngunit pinigilan nito na magkakapatid. Hindi raw maaaring kainin ni Lina ang tsokolate ng pakamay. Kaya't sa pilitang kinain ni Lina ang tsokolate gamit lamang ang kanyang bibig. Katulad kung paano kainin ng aso ang pagkain sa pakainan nito. Nakita ito ng ina ni Lina na labis itong ikinagulat. Awang-awa ang ginang sa anak dahil parang hayop ito kung ituring. Isinumbong ni Salbe sa amo ang ginawang ito ng magkapatid. Ngunit imbis sa pagalita ng mga anak, ang ali pa ang sinigawan at pinagsabihan ng mag-asawa. Hindi doon natapos ang pangalipusta ng pamilya Sanchez sa mag-ina. Ikinulong ng amang babae si Lina sa kulungan ng aso dahil kinain daw nito ang merienda na para sa anak nito. Isang araw, bigla na lamang pinagdiskitahan ang buhok ng kawawang si Lina. Uka-uka ang buhok nitong lumapit habang umiiyak sa kanyang ina. Anong nangyari sa iyo anak? Awang-awa na tanong ni Salbe. Sabi po kasi ni Betty, hawaan ko raw po siya ng kuto, kaya ginubit po nila ng mami niya ang buko
at saka tumawa, lumuluwang sabi ni Lina. Hinalikan lamang sa noo ng ginang ang kanyang anak at saka kumuha ng gunting upang ayusin na lamang ang buhok ng anak. Isang araw, pauwi si Selby noon galing sa pamilya sa palengke na marinig niya ang pamilyar na boses na umiiyak ng malakas. Nagmadali siyang tumakbo papasok ng gate upang matiyak kung tama nga siya. Lina anak, sigaw ni Selby. Nabitawan nito mga daladala at nagmadaling tumakbo. Nanay, sigaw ng bata. Diyos ko, ang anak ko, umiiyak na sabi ng ginang. Nakita niya nakakadena ang leeg ng anak at nagapos sa parang aso habang nakabilad sa initan. Parusa daw ito dahil labasag nitong mamahaling baso ng among lalaki ni Selby. Hindi na natiis pa ng ginang ang labis sa pangmamaltrato sa anak. Kaya't nagpaalam siya sa pamilya na iuwi muna ang musmos na si Lina sa kanilang probinsya. Paraan na rin ito para hindi na masaktan pa ang kanyang anak. Pumayag ang mag-asawa at pinauwi nga muna ang magnanay. Sa mga lolo at lola iniwan si Lina upang doon ay lumaki sa tahanan na puno ng pagmamahal. Masakit man kay Selby ay kailangan niyang iwanan ang anak upang bunuin pa ang ilang taong utang na paninilbihan sa pamilya. Lumipas ang isa, dalawa, tatlo hanggang walang taon na nagsilbi si Selby. Nabayaran na ang kanyang mga utang at nakaipon ng sapat para sa pagkukuleyo ni Lina. Umuwi si Selby na payat at pipilay-pilay. Minabuti niyang hindi na lamang sabihin ang tunay na rason sa kanyang anak upang di na ito masaktan pa. Pero ang dahilan ng pagkapilay niya ay ang pananakit ni Bigo pag ito'y umuwi ng lasing. Pangako nai, ako naman ang babawi sa inyo, mag-aaral ako ng mabuti para maiyawan ko kayo sa hirap, saad ni Lina habang nakayakap sa ina. Pumasok si Lina sa isang pampublikong universidad. Namasukan din siyang crew sa isang kilalang fast food restaurant. Doble kayod ang kanyang ginawa. Matalino si Lina na ganap ng dalaga noon, kaya scholar din siya ng universidad. Lumaban sa iba't ibang patimpalak na nag-uwi ng mga ginto at pilak na parangal. Hanggang sa dumating na nga ang araw na nakatapos siya. Lumipad si Lina patungo Australia at doon nagtrabaho ng mahigit 10 taon. Bumalik siya sa Pilipinas upang magbakasyon at tingnan ang mga nabiling lupain rito para sa ina. Habang nasa sasakyan, inilibot ni Lina ang kanyang paningin. Habang binabagtas ang daanan, tila ba nagbalik ang memorya ng kanyang kabataan noon. Simula sa masaya pati na ang malungkot at masasakit niyang karanasan noon. Ito na po ang nabili niyong mansyon, mama, sabi ng katiwala ni Lina. Pumasok siya tuminga ng malalim. Ang laki na ng pinagbago rito. Nakatingin si Lina sa lumang mansyon kung saan nilbihan ang kanyang ina na mahabang panahon. Binili niya ito at iniregalo sa kanyang ina. Nang pumanaw kasi ang among lalaki noon ni Selby ay bumagsak ang negosyo ng pamilya. Nalulong sa masamang bisyo si Migo at nakakulong. Iniwan ang asawa si Betty at nagkaroon ng matinding karamdaman naman ang ina ng mga ito. Nang umikot ang gulong ng kapalaran ay binagsak ang mga noong mata pobre at iniangat ang mga pinagkaitan. Pinatunto ni Lina ang kinaroroonan nila Betty. Sa isang lugar na malis kwater nila nakitang naglalabada si Betty. Ibang iba na ito, baka sa balat at mukha ang matinding kahirapan. Dahan-dahang lumakad si Lina at saka tinapik ang balikat ni Betty. Nanlaki ang mga mata ni Betty sa nakita. Lina, ikaw na ba yan? Kamusta na Betty? Ang dami na palang nagbago rito, tugon ni Lina na pinigilan ang mga luha sa pagbagsak. Naggalo-halong galit, lungkot at awa ang nararamdaman ni Lina. Ngunit mas nanaig ang kabutihan sa kanyang puso. Lumapit si Betty at saka lumuhod sa harapan ni Lina. Halos alikan na nga nito ang paa ng babae dahil sobrang baba ng pagkakaluhod. Lina, tuloy-tuloy sa pagpatak ang luha ni Betty. Patawarin mo sana ako sa mga nagawa ko noon sa iyo. Ang tagal kong inintay na muli ka makita at tumingin ng tawad sa iyo. Pinagbayaran na namin ng doble-doble ang lahat ng maling nagawa namin. Patawad, Lina, saad ni Betty. Tumayo ka na riyan, hindi ako naparito upang singiling kayo. Narito ako upang tulungan kayo. Halika't sumama ka sa akin. Umiiyak na rin na sagot ni Lina.
Sa isang simpleng bahay, dinala ni Lina si Betty. Ang ina nito at ang tatlong anak ni Betty, siya nang iwan na asawa. Regalo ko na sa inyong bahay na to upang magkaroon kayo ng komportabling tirahan. Sagot ko na rin ang pag-aaral ng mga anak mo hanggang sa makaipon ka ng pera. Sasagutin ko na rin ang pagpapagamot ng mami mo, Betty. Ito lamang ang maitutulong ko sa pamilya mo. Tanging kabutihan na lamang ang aking gaganti sa masasakit na pinagdaanan namin noon ng aking inay. Upang maibaon ko na rin sa limot ang lahat, pahayag ni Lina. Lina, naging masama kami sa iyo noon. Pero grabing kabaitan ang ipinakita mo hanggang ngayon. Hindi pa rin ako makapaniwala. Salamat, Lina. Salamat. Pagpalain ka pa nawa ng Diyos. Mangyayak-iyak na pagpapasalamat ni Betty. Niyakap ni Lina si Betty at nagpaalam. Naikuha din ni Lina ng maayos na trabaho si Betty upang makatulong pa rito. Nakaupo si Lina sa may mansyon habang umiinom na mainit na kape. Huminga siya ng malalim at saka ang ngiti. Naging mapait ang kanyang pinagdaanan. Pero dobling pagpapala ang ibinalik sa kanya ng Diyos. Naging mabuti pa rin si Lina at naging mapagpakumbaba kahit na napakalayo na ng kanyang narating sa buhay. Panibagong pagpapala pa ang nabuksan na makapagpatayo siya ng malaking bigasan at grocery store na para sa kanyang ina. Huling balik na niya sa Australia upang magpakasal doon. Sa kanyang retirement sa nalalapit na inaharap, balak niya manatili na sa Pilipinas at dito na manirahan kasama ng pamilya. Sa buhay natin ito, galing nating maging mapagpakumbaba dahil sa pag-ikot ng mundo. Ang mga taong pilit na ibinababa noon ang sila pa palang itataas at lubos sa pagpapalain sa inaharap. Kayo, ano masasabi niyo po sa kwento natin ngayon at kung anong aral po ang natutunan niyo? Maaari niyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayo muli sa mga susunod pa nating mga video. Thank you and God bless. Peace out.